agam nagising. Saan ka pupunta? Nakalimutan mo ba? Importanteng araw ito sa akin. Dahil ngayon ko malalaman kung saan nando si Cardo at kung saan niya itinago si Clarice. Teka, Ling, sasama ako. Mauuna na ako. May usapan kami ni Madam Lily. Sabay kaming pupunta doon kay Teddy. Eh, gusto ko sumama eh. Huwag na dito sa lakad na ito. Hindi mo na dapat makita kung ano gagawin namin kay Teddy tsaka kay General Oligario. Baka ni hindi kaya ni nasikmura mo eh. Kung gusto mo, sumunod ka na lang sa palasyo, ha? Sige na, tutuloy na ako. Hoy! Gising! Ihanda niyo ang mga sarili niyo. Dahil mas gugustuhin niyo pang masunog sa impyerno kaysa tiisin ang mararanasan niyo mamaya. Tanggalan mo ng busal tong dalawa na to. Masarap marinig ang hiyaw ng taong tinutorture, lalo na kapag kinanta niyo na kung nasan si Dalisay. Paano ba yan, Oscar? Magkakaalaman na ngayong araw na to kung paano mahuhuli ang pinakamatalik mong kaibigan na si Cardo Dalisay. Kaya huwag ka mainip. Matatapos na rin ang paghihirap mo. Daddy, ito na ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan mong tatagan ang sarili mo. Pero hahanap pa rin ako ng paraan para makatakas tayo dito. Kung hindi ako makakasama sa'yo, okay lang. Hindi. Kailangan dalawa tayong makatakas dito. Dahil kung hindi, hindi mo kakayanin ang torture na ibibigay nila sa'yo. Madam. Augustus. Ito ang napapala ng mga kumakalaban sa akin. Tignan natin kung magkakaroon pa ng lakas ng loob ang mga chismosong reporter na yan para kalabanin ako. Sigurado, madam. Matatakot na sila niyan. Augustus, i-monitor mo ang lahat ng mga balita. Sabihin mo sa akin kagad kung may kumalaban sa akin para isunod natin kay Barrera. Paglabas natin dito, isisiwalat na natin sa buong bansa ang kasamaan ni Lily at ni Padua. Kailangan makawala na ng bansa sa kanilang dalawa. Renato. Papunta na kami kay Diana. Ako rin. Hinihintay ko lang si Arturo. Gusto ko na ikwento sa'yo na nagtakang tumakas si Diana pero napigilan siya. Napatay niya ang isang tao ko. Delikado talaga si Diana. Alam naman natin ang kakayahan niya. Kung si Teddy lang yan, hindi niya yan magagawa. Renato, alam kong hiningi mo siya sa akin. Pero patayin mo siya agad. Si Teddy lang ang iwan natin. Huwag muna. Ipaubaya mo na sa akin si Diana. May paglalagyan siya sa tamang panahon. At gusto ko pag dumating ang oras na yon, siya na mismo ang hihiling na tapusin ko ang kanyang pagdurusa. Tayo. Kailangan natin magpalit ng gulong. Hindi kayo check ng gulong ninyo bago maalis, Dario. Dario? Bumaba ka? Mo! Yes, boss. Good morning, Secretary Padua. Sir. Ito na po ang schedule ninyo ni Mr. President ngayong araw. I-cancel mo ang lahat ng schedule namin ni President Oscar sa araw na ito. Sir. Hello, James. Captain Salonga, pinapakancel ni Secretary Padua ang lahat ng schedule na ngayong araw. Basta kapag kaalis sila, Madam Lily, tawagan mo ako agad. Sige, mag-iingat ka, Captain Salonga. Sige. Madam. Good morning, Art. Good morning, Madam. Kanina pa kita hinihintay. Sorry, Madam. Di ko akalaing maaga pala kayong hihising. It's okay. Halika na. Papunta na si Renato doon. Sa wakas. Malalaman ko na ako sa tinatago ni Cardo ang anak ko. Art,
nakausap ko si Renato tungkol sa paghuli kay Dalisay. Anong napag-usapan niyo, madam? Hayaan na natin na si Renato ang tumiskarte tungkol sa bagay na yan. Diyan naman siya eksperto. Isipin mo na lang, wala namang magbabago. Mahuhuli pa rin sila Dalisay at mababawi mo ang anak mong si Clarice. Gaya ko na sinabi sa inyo, madam. Kaya nalimutan ko na ang salitang ego, lalong-lalo na pagdating sa usapang tungkol kay Cardo. Tuloy-tuloy na ang pagbaksak ng mga kalaban natin. Ang mga journalist na yan, at lalong-lalo na si Dalisay. Unti-unti nga bang masusukol lahat ng pwedeng magligtas sa bayan mula kila Lini? Kung kaya ko lang tumayo at umalis dito para tulungan si Cardo. Diyos ko, tulungan niyo sila na huwag mabitag nila Lili at Arturo. Isa lang mapapangako ko, hindi nila ako mapapagsalita. Gaya ng sinabi mo, nakasalalay sa atin ang kaligtasan, ang buhay nila Cardo ng Avila.